you know, okay ngayon, samahan niyo ako. Kasi ipapacheck ko yung gulong natin sa may bandang likuran. Napansin ko kasi na unti-unti siyang nadideflate. So, nagpahangin ako nun sa may gasoline station. Pero ngayon, parang malambot na naman siya. So, ipapacheck natin kung meron siyang nagulungan na anything like mga pako. So, yan, tingnan natin na. Yan o. Kung titignan niyo, parang malambot siya kumpara sa ibang gulong. Sa harapan, okay naman. Dito, bumaba na naman eh. So, ipapacheck natin kung ano yung mali dyan. Baka may pako dyan eh. So, pag meron, ipapagawa natin. Ayan na. Ginajack na yung kotse. Oh. Tingnan natin kung anong sira nito. Ayan na. Inangat na. Sasakyan. Tingnan natin kung anong meron dito at bakit nagbabuwas ng hangin. Dito tayo sa Mototech. Paggawa ng gulong. Ayan. Dito sa may Along Sumulong Highway, Antipolo. Ayan naman, ito pala yung dahilan, ano? Okay, sige. Kariin na yan. Hanapan. Natanggal na yung gulong, oh. Natural na pangyayari talaga. Maalas naman. Ayan no. Tagos nga sa ilalim, ano? Oh, angas oh. Nakaiwan lang muna or iniwanan lang muna dito. Ganda. 15, oh. Angas. Kaya nga natsambahan eh. Parang nabili ko lang yan parang last July ata. O magawa nyo rin eh, tama. Wala, nasampulan. Yeah, tapos na rin. Ayan na. Kasi nga nagpahangin ako nung isang araw lang sa Caltex. Kasi nung umpis nga yan. Tapos lahat okay naman. Yan na naman ang nabawasan. So nagpahangin ulit ako. Ayan yun. Pala yung butas niyan. Eto na, napalik na. Wheels. Ayan na, napalik na yung gulong natin. Na. Tapos na din. Okay na. Kita na lang ni Bossing. Ay, lako. Ayun o. Ayun, maganda yung may ganyan lagitik, ano? Ang tawag sa ganyan, Pops? Yan po yung torque range. Torque, yun, no? Torque range, ano? Torque range. So, ayun. Okay, tapos nang gawin yung gulong natin. Next naman natin is yung aircon. So, let's go. Okay, dumating na in order nating compressor para sa ating 2012 Rio. Ang kulit lang ng box is nakalagay 2014 up. Pero, sinabi ko naman sa seller na 2012 yung model natin, na EX. Kaya ito yung nilagay niya. Siguro box lang naman yan. So, galing pang Las Piñas kasi ito eh. Check natin. Ayun, may resibo. May resibo niya. Tapos, ayan. Brand new ito. Duwon yung tatak niya. Sinerge ko naman yung brand na Duwon. And sabi naman is OEM siya. Tapos, chinek ko rin yung meaning ng OEM. And based dun sa pag-check ko is, well, paliwanag lang sa mga OEMs. Sila yung mga nagma-manufacture ng mga parts na let's say replacement sa mga sirang piyasa ng sasakyan. Regional pa rin naman yun. It's just that, for example, si Kia, hindi na sila nagpo-produce ng parts. Bali, nilicense nila si Duwon na mag-create ng mga parts para sa mga sasakyan nila, which is ito yun. So, tingnan natin. Di ba, bigat? Yun, ang bigat niya eh. So, yan! Ito na yon. Yan. Ito na yon. Naka-plastic pa and brand new, brand new. Yan na. So, babalik na ulit yung lamig ng aircon natin. All goods. Okay. So, ayun. On the way na tayo para sa paggawa ng ating sasakyan. Samahan nyo ako para check natin kung ano yung mga additional cost pa. Mga
iba pang charges maliban dun sa parts na binili natin, which is yung compressor nga. Tingnan natin at sana pasok pa rin sa budget. Ito tayo ngayon kay RAE Auto Air Conditioning and Auto Electrical Shop. Palitin na rin yung belt, ano? Sige, magkano pa yung ganyan? Oo nga eh, dahil mo pa ganyan, palitan na yan. Sabay-sabay na, para totoo, binaklas na lang din, baklasin na, palitan. Yun, no? Nunbox na, inunbox pa ulit. Si Rabi. Ito yung luma. Yan. Kamukha ba, Pops? Parehas ba? Parehas. Sarap naman, no? Bago na naman. Huwag ka masisira, ha? Mahal ka, ha? Sakit mo sa lungs, ha? Yun, no? Pogi. Okay. Salpak na. Tinduma ako. Sulit na rin. Bago. 10 taon ka ulit, ha? Or mahigit pa. Nice one. Mga o-ring yun. Palitan rin o-ring, ano? Okay. Palit o-ring. Ayun, pares na pare, eh. Nasalpak na. Yan na. Wow. Linis tingnan. Palamigin mo ako mamaya, ha. Sarap niyan. Talag na naman aircon natin ito. Okay, ito yung belt placement. Tatry daw to kasi ito medyo maiksi. Pares naman dapat, eh. Okay. Same lang ang dapat. Mixi lang daw siya. May adjustment naman. May adjustment naman yung nalagyan doon. So parang titingnan kung pwede. Eh, ayun na yung belt na, boss. Bagong belt na rin. Parang di na rin kakabakaba, ano? Para isang ano na lang din, ayos. Isang gawa na. Oo nga, tama naman. Kala ko nga rin itong belt nito, yung sa akin, ha, chain pala to, no? Kala ko itong mga belt na napuputol, eh. Timing belt ba yung tawag doon? Tama, ano, timing belt na. Ito naman, timing chain. Ayos, yan, nakakabit na siya. And free yung sunod, tapos testing. Oh, ayun, no, nakalagay na yung ano, compressor sa kayong bagong belt, oh. Nice. Adjust na. Ano na nangyari, boss? Priyo na nilalagay mo? Ah, kanina vacuum lang yan, ano? Tapos ngayon priyo. Ito talaga yung priyo na. So, unti-unti nakakagat yan. Uy, sarap. Teka, abang ako doon sa... Bigla bang lalamig yan? Ngayon natin, syempre. O, bukas na to. Uy, ayun na yung kagat. Nangagat na. Sarap. Uy, ano? Sarap, malamig na. Solid na ulit. So, ayun, sarap ng aircon. Nakakatawa kasi bumalik na yung lamig ng sasakyan. At ang sarap talaga mag-drive pagka aircon, ano. Walang init. As in ito, nakakatawa, nakaka-enjoy yung pagda-drive ulit. Well, talaga. Well, masaya lang ako kasi yun nga. Ayun, finally bumalik na yung lamig ng sasakyan natin. At ang sarap-sarap ng malamig talaga. Yan na. So, ngayon pupunta naman ako sa LTO, no? Kasi, saya talaga. Ate, I'll share ko lang yun nga. So, finally, ang lamig na ulit ng sasakyan natin. At bago na kasi yung compressor. So, ayun, ang lamig talaga, stick solid.
So, sulit yung ginastos. Well, again, breakdown lang nung price na, well, breakdown lang nung ano, o idea lang, ano. Yung first quote sa akin is 28,000. Second quote, naganap ako ng ibang shop na titingin. Well, dun sa ako sa Ray, nag-check ulit. Second naman na quote is 21,000. So, ang ginawa ko, naganap ako ng compressor online. Swerte, nakakuha ako ng Duon na brand, which is ano siya, OEM na mga compressor. Luckily, nakakuha tayo ng murang Duon na compressor. Bili ko lang is 10,000 online. Galing Las Piñas. So, pina-pick up ko na lang sa rider. Then, ngayon, sobrang sulit ang sarap ng takbo niya kasi malamig na. Nagpalit na lang ako ng mga belt, tapos mga o-ring bago na rin. Complete ko, kasama naman yung sa ano nila, sa package. So, solid talaga. Sarap. Sarap talaga. So, ayun nga. Share ko lang. Ngayon, pupunta ako sa LTO Marikina kasi i-check ko kung available na yung plaka. Kasi 2 weeks ago, pumunta ako doon. I-share ko yung video din dito nung first visit ko doon. Kasi pag-check ko online, available na raw yung plaka natin na bago, which is yung black and white. Ano? Ang problema kasi doon is pag hindi mo siya kinuha, parang within 60 days, may penalty. So, pag-check ko online, available na. Pinuntahan ko noong 2 weeks ago. Hindi ko na na-videohan yung... Well, na-videohan ko yung pagpunta ako. Hindi ko na na-videohan yung pauwi kasi pagod na rin ako nung galing ako ng team building namin. Pag galing sa team building, diretso ako sa Marikina. Hindi pa daw available. So, nakakatuwa lang kasi. Well, nakakatuwa na nakakainis kasi. Ang sabi nila is, ba't ganun? Ang sabi sa online, sa website, available na. Pero, pag-check mo sa mismong office, wala pa daw. So, sabi ko nun, ba't ganun? Hindi ba synchronized yun? So, hindi ako na kontento nun. Pinahanap ko ulit. Same day. Wala daw talaga. So, ang ginawa is, nag-iwan lang ng number. Iniwan ako lang yung number ko dun. Tapos, parang, kukontakin daw ako pag available na yung plaka ko. Pero, after 2 weeks, babalik ako ngayon dun. I-check ko kung available na siya. Yes, pumunta tayo ng Marikina. Dito na yung Marikina. LTO District Office. Check natin kung available na yung ating plaka. Parada muna tayo dito. Sana may available. Ay, waiting. Pag ganyang may pila, alam mo na. Waiting tayo. Okay. So, let's wait. Para sa mga di nakakaalam, kailangan lang naman natin is yung, alam ko parang ORCR. O, dali mo na yung parehas tapos copy ng lisensya para maklaim yung bago nating plates. So, ayun na. Available na yung plaka natin na bago. So, ilalagay natin siya mamaya pagdating sa bahay. Stick, buti available na ngayon. So, ayun na nga, ano. Dumating na yung bago nating plaka. And ito yung itsura niya. Black and white. Simple lang yung design niya. Pero for me, mas gusto ko itong gantong scheme or yung gantong color, no? Yung previous nga pala natin plaka is merong green na frame, green letters, tas merong ribulto ni Rizal sa gitna, tas merong matatag na Republika. Yan yung luma niyang design. So, ngayon na nakuha na natin itong bago. Let's replace na, okay? So, let's go. Akala ko nga isusurrender itong lumang plaka sa kanila. Pero hindi naman sa akin hinanap. At sabi din doon ng mga nakausap ko ng mga naghihintay din sa kanilang plaka doon sa LTO office, hindi naman na nire-require na isore or surrender itong luma. Ano. So, okay. Meron tayong remembrance. So, gumapit ako ng mga rubber na circle na ganyan para ilagay sa screw. Ito. At para hindi siya mag-scratch sa mismong plate pag nilagay na. So, ayan. Ito yung itsura niya. Dito. Yun. Okay? So, let's go.
And ayun, so napalitan na natin yung plate number natin. Ito yung luma niya. Tapos ito yung bago. So for me, in my opinion, mas maganda talaga itong bagong plate number na to. Kasi mas malinis tingnan, bago, mas mabili makita yung details. Ano. So kasabay na rin niya yung mga parang bagong labas sa kotse ngayon. Kasi yung mga bagong labas sa kotse ngayon, yung plate number nila is ganito na yung kulay. Black and white na. So mamaya ilalagay ko yung sa likod para matapos na rin to. So yeah, yun lang naman. Bali, maraming salamat nga pala sa pagsama sa akin sa una, pag-vulcanize ng gulong na nakatapak na screw. Sunod naman is yung pag-ayos ng aircon natin sa pagkabit ng compressor, pag-ayos ng freon, at huli pagpunta natin sa LTO Marikina para kunin na yung ating bagong plates at ngayon na nilagay na natin. So yun lang naman. So thank you so much for watching and stay tuned.